Hello guys, magugupit tayo ngayon ng ano. Pakita ko sa inyo yung layer and then trim and then barbers, barbers bob cut tsaka wala nang tweed kasi yung gupit niya is crew cut lang. So papakita natin kung paano gawin. So guys, unahin natin gawin is layer. Short layer lang itong gagawin natin. So gagawin natin dito guys is kabilang gilid lang. Gamit ang pruning scissor. Mega shout out muna mga idol. Shoutout kay Laila Rosales, sabi niya, shoutout Lodi sa next vlog mo. Ganun rin kay Pinoy Herdod, sabi niya, idol, natuto ako dahil sa'yo. Hahaha, 16 pa lang po ako, pa-shoutout naman. So salamat ulit mga idol and God bless sa inyo. Clear tayo guys sa yung ahit natin pa ilalim. So ito yung sample ng layer natin na short guys, ayan. So kabilang gilid lang sinampol natin. So ngayon, gagupit natin siya ng barber's bob cut. Bob cut natin. So bob cut natin. Pag nag-bob cut kasi tayo, magko-comb over tayo. Clipper over comb. So yun ang gagawin natin. So ito yung barber's na may kanto. Ito yung pinaka-technique kung paano siya mag-bob cut. Ito rin yung request ni Idol Daddy Barbers. So tingnan natin kung ito ba yung tama na ni-request niya. So papagraduhan natin ito sa kanya kung ganito ba yung gusto ni Daddy Barber.
So kaya barbers to guys, ah, tandaan nyo sa mga beginners dyan. Kasi guide number 1 na yung gamit natin dito. Pag isero natin yan siya, hindi na siya barbers, fade na yan. Fade bob cut na siya. Ito barbers bob cut kasi uno lang yung gamit natin sa gilid. And then kaya siya bob cut dahil may kanto siya. Bob cut natin guys, magbabawas natin ng konti. Ang technique namin pagbawas nito para hindi bumilog dito niya, so sa taas ay magbawas. Nating hagurin yung kanto niya para maiwasan nating bibilog. So pag nagupit tayo, dulo-dulo lang ng gunting yung gagamitin natin. Kumbaga, sinasungkit-sungkit lang natin. So yan guys, paplangkitan lang natin para makuha natin yung kanto. So dito mo tayo magplangkita sa ibabaw. So guys, napapansin nyo yung gloves ko butas dito kasi madali siyang mabutas dahil sa pagplangkita yan.
Ito na tayo blangketa sa baba. So guys, yan yung pinaka bob cut natin. Ayan, kita mo kanto rito. Then yung kanto rito. So dito lang natin ginawa ng ano, ng sample. Hindi natin tinapos dito kasi mahababang proseso na. Kasi ang gupit talaga nito is crow cut. So ngayon guys, dito sa kabila, pakita naman natin kung gaano maggupit ng trim. So gamit tayo ng guide number 2. So kailangan mababa lang. Then sundan natin ng guide number 1 para dito lang sa hairline niya. So tandaan nyo mga idol, yung trim dito lang talaga sa gilid yan. Nakadepende na po anong style sa taas. Yung iba ginagawang pompador, undercut o ano pang style sa taas. Ang trim dito lang sa gilid. Naka ano yan, naka separate na ano sa taas. So yung mga old school na ano na trim kadalasan is putol dito, Fernando po style, minsan dito banda. So depende na sa haba ng patilya. Pero sa mga kabataan ngayon, yung trim wala nang putol ng patilya. And then yung iba naman sa likod, pwedeng pabilog, pwedeng pakwadrado, pwede ring hagod konti. So yan yung ano, yan yung karakteristik ng trim. So since ito na barbers natin yung gilid, hindi natin siya ma-square siya, mabilog. Ayan guys, yung trim natin. So sa trim natin, mas makapal sa barbers. Ang pinakababa is guide number 2 lang yung sukat. So kung i-barbers natin yan is guide number 1. So ayan guys. And then last na transform natin, gawin natin siyang barbers 1x2. So barbers 1x2 is 1x1 lang natin kasi meron siyang may umbok yung ulo niya rito. Gawin natin barbers 1x1. So na barbers natin yung likod, dito na tayo mag barbers. So disclaimer lang mga idol, mga barbero natin, may kanya-kanyang interpretasyon sa gupit.
So para sa akin, ito yung style ko. So nasa sa ibang barbero kung iba yung interpretation nila sa ginawa kong style. So yan mga idol, one lang yung pagka-barbers niya. So one by one, one din yung dito sa likod. Yung kanina, kaso bob cut lang siya. So tatanggalin natin yung pagka-bob cut niya para basic barbers na siya. So guys, yan yung barbers one by one natin. So one lang yung taas ng uno, and then one din dito. So hagod din sa pa taas. So yan guys. So sa final ano na tayo, haircut na gusto niya. So gupit niya is crew cut. Gamit tayo ng guide number 4. Crew cut is semi-calbo mo lang siya rito, guide number 4. Ititira mo lang to rito. So sundan natin ng guide number 2. Malinis yung kanina pero i-finish yung natin siya ng guide number 2. Yung crew cut natin,